Hi guys, good morning. Samahan niyo po akong magkape today dito sa garden. Ayan. Kukunin ko lang yung aking kape. Sandali. Ayan. Kukunin ko lang. Ayan. Magkape tayo dito. Ayan. Magtingin-tingin. Ayan po ang paborito kong ginagawa sa umaga. Ang magkape at tignan itong mga beauties natin dito sa garden. Ayan. Ayan, tinitignan ko lang naman po kung kumusta sila, kung may mga puti-puti ba dyan. Ayan. At saka kung may mga pasibol na ng mga bagong dahon. Ayan, tingnan nyo ang ating mayana. Ayan, gustong-gusto kong tinitignan din yan sa umaga. Ganda, di ba? Tinitignan natin kung may mga natuyo ng dahon. Ayan, ito po ang aming mga crotons collection. Ayan. Parang Pasko pa rin po sa amin. Ayan, meron pa rin ako dyang ilaw sa gabi. Ayan, look at that. Ayan, guys. Ayan. Magkakaroon din tayo soon ng crotons collection na video. Ayan, iisa-isahin po natin ang pangalan ng mga crotons natin. Ayan, isa po yan sa mga kinokollect ko. Ayan. At meron din tayo ditong mga sakali. Meron din tayo ditong mga ayan, yung ating mga begonia. Ayan, nakikita niyo ba? Ayan. Ayan, magbi-video po tayo. I-introduce po natin sila sa inyo soon. Ayan. Ito kasing area na to magkasama. Pinagsama namin ang mga kalatea at ang mga begonia, no? So napansin namin na parang dito sa area na to nila gusto. Ayan, alam niyo na ang mga ang paghahalaman ay parang parenthood din 'yan, no? So may kanya-kanya silang needs that we have to be sensitive. So ayan. At iba-iba talaga ang treatment sa kanila kasi iba-iba rin ang kanilang mga pangangailangan. Ayan. Ganyan. Ganyan po ang pag-aalaga na ginagawa namin sa aming mga baby sa garden. Ako, pasensya na kayo. Maingay, nasa labas ako. Ayan. Diba? Ayan. Iba-iba po ang care na kailangan nila. So, katulad nitong mga kalateya namin, medyo nagpalipat-lipat na po sila ng pwesto. And so far, dito nila nagustuhan. Ayan. At ang aming mga begonia. Ayan. Ay, sandali ah. Iikot natin yung camera para makita ninyo. Ito ang ating mga begonia. Ayan. Ayan, magtutour po tayo soon. Ayan. At dito naman din yung ating mga kalatea. Ayan. Ayan. Ito. Aayusin pa po natin sila. Ayan. Tingnan natin yung mga ibang halaman dito. Tuwan-tuwa ako dito sa aming mga caladium ngayon. Kasi po, itong mga caladium daw ay meron silang tinatawag na parang dormant, nagiging dormant siya for a while, no? So, dati akala ko hindi na mabubuhay yung iba. Ano itong puti-puti na ito? Ayan, look at that, oh. Medyo may puti-puti siya. Po alam kung ano yan. Ito, ayan po sila ngayon. They are very healthy. Ayan, di ba? Nakakatuwa silang tignan. Ayan, at ito, bigay ng dahon ito. Meron na naman itong padagdag na dahon eh. Itong ating caladium na to. Ayan, oh, patubo na sila ulit. There, look at that. May mga bagong dahon. Yes, I'm so happy. Ayan. Ang ating caladium. Look at that. Ito, tuwan-tuwa rin ako dito sa aming variegated gumamela. Ayan. Pero hindi pa siya namumulaklak. Pero okay lang kasi ang ganda rin ng kanyang dahon. No? Tuwan-tuwa ako nung nakita ko yung ito. Kasi sabi ko, di ba gumamela ito? Bakit ganito ang kulay ng dahon niya? Iba-iba. Look, oh, ang ganda, di ba? Ayan. At ito po ay tinanim namin sa lupa. Kasi nung nakapaso siya, parang sabi namin hindi siya gumaganda. No? So sabi namin, itaniman natin siya sa lupa. Ayan, tinanim namin siya sa lupa. At bigla na siyang naging
ganito ka lush. Ayan. Look at that. Ang ganda, diba? Ayan. Ano pa ba? Ito po ay ang aming mulberry. Ayan. Ito ay magiging puno po ito. Ito inaasahan namin na pag tumubo siya dito ay magkakaroon ng magandang shade dito sa area na to. Ayan. Bigay po ito ng aming very, very good friend. Ayan, nung nalaman po nila na naghahanap kami ng puno, ay binigay po sa amin. Ayan. So, talagang maswerte tayo sa mga kaibigan. Ano? Ayan. Ano pa ba? Ayan, itong aming money tree. There. Good morning sa ating mga San Francisco. Ang crotons, dati akala ko, sabi ko, bakit crotons ang tawag nila? Ang pagkakaalam ko dito ay San Francisco ito. Hindi ko po akalain na ako'y magko-collect nitong mga San Francisco. Dahil hindi ko po siya masyadong pinapansin dati. Pero nung nakita ko ang kanilang mga beauties, sabi ko, ang ganda pala niya. Ayan, ang ganda nila. Ayan. Ang ating mga San Francisco. And of course, ito, ang ating very precious na Mayana. Na talagang pinapanatili natin siyang maganda. Ayan. At ito, tuwan-tuwa rin ako dito sa foxtail na to. Tingnan mo yan. Ayan, lumaki na siya. Hindi yan ganyan nung binili namin. Very good talaga ang potting mix ng aking asawa. Ayan. Dumami na siya. Dumaguna. Dati medyo malaki yung paso niya when we planted this here para sa kanyang halaman. Ngayon, naging proportional na sila. Ang ganda na niya. Ayan. Parami ng parami ang kanyang dahon. So, ayan. Tamang alaga at pagmamahal ang binibigay natin sa kanila. Ayan. Ito, gustong-gusto ko rin ang kulay nito. I don't know, anong ang tawag dito? Kalimutan ko na naman. Ang aming matdo. At ito, isa sa mga paborito ko talaga ito. Ay, ito ang aming prinsesa. Wait lang, tatanggalin natin itong mga dahon. Mag-iingat lang tayo dito dahil nakakatusok siya. Ayan, ito sa lukban to binili ng asawa ko nang wala ako. At ito, nakakatuwa ito. Kasi nakakatuwa ito ngayon dito. Ibig sabihin, nagustuhan niya yung pwesto niya. Kasi, hindi ko alam kung anong pangalan nito. Pero napansin ko siya na talagang yung expected namin na kulay ng dahon niya. Which is this, na parang medyo may puti-puti siya. Ayan, dito namin nakita na naging ganun siya. At ito pala ay gusto niya ng maraming water. Ayan, kailangan na siyang diligan kasi tuyo na yung kanyang dahon. Ayan. At ito naman, wow, ito ang aming albo. Na masaya kami dito sa albo na ito. Kasi yung isang albo namin doon, hanggang tatlong dahon lang siya. Ito, ayan, ito na, panlima na niyang dahon ito. Ayan, look at that, oh. Panlima na niyang dahon. Kasi usually, kapag mga pangatlo, palabas na yung pangatlong dahon, nasisira na yung isang dahon. Pero ito, lima na sila. Oh, lima na, maglilima na sila. At maayos pa, ayan, yung isa pala medyo paano na. Pero ang ganda ng variegation niya, oh, look at that, guys. Diba? Ayan. Ayan. So, ayan. Ito pala, meron isang caladium dito. Itong Thai beauty, no? Kasi, napansin ko, very delicate ang kanyang dahon. At yung karamihan ng aming caladium ay nasa arawan, no? So, ito parang hindi niya kinakaya yung araw. So, nilagay muna namin siya dito kasama ang mga begonia. At ito rin, itong aming bagong crotons na to. Napansin namin, kasi yung mga crotons talagang sa direct sunlight namin nilalagay. Pero ito, nung nilagay namin,
nakita namin, di ko alam kung dahil ba sobrang tindi lang ng init ngayon or talagang ayaw niya ng direct sunlight. Pero ang alam namin, yung mga protons kasi gusto ng direct sunlight. So, nilagay muna namin siya dito sa indirect sunlight. Ayan. So, oobserbahan niyo rin po, no? Lalo na yung mga bagong bili na nag-a-adjust pa lang sa environment, sa bago nilang environment, no? So, ayan. So, ayan guys. So, ang sarap nilang pagmasdan sa umaga habang nagkakape. Ayun. Diba ang ating mayana? Ayan. Ang saya-saya ng ating mga beauties. Mas ang gusto ko sila sa umaga. Ayan. Ayun lang guys. Sana ay nag-enjoy kayo ulit na tignan ang mga halaman natin dito sa garden. Ayan. At magbe-breakfast na. Thank you once again for joining me. And I really hope that you're all safe and healthy at home. And please don't forget to subscribe to my YouTube channel and to follow me on Facebook. And thank you very much po pala sa lahat po ng mga napakagagandang comments ninyo. Talagang at binabasa po natin ang mga comments po ninyo. And thank you very much po talaga. Nakakataba po ng puso at I'm so happy na nag-e-enjoy po kayo sa mga videos na ina-upload ko, sa mga sinishare ko sa inyo. Ayun lang guys, thank you very much once again. And please stay safe, stay healthy, and be happy!